Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Luzon. Magandang umaga, Visayas. At magandang umaga, Mindanao. Hulika News Online. Dito lamang sa aking Facebook live streaming. Monday to Friday, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Araw ho ng Biyernes ngayon, ha? Bukas ho, weekend. Ha? Araw ho ng Biyernes ngayon, sa buwan ho ng July o Hulyo. Hulyo a 8, taong 2022. Jojo, si Bial po ang inyong lingkod sa umagang ito. Samahan ninyo ako sa isang oras kong palatuntunan upang ating pag-usapan at himay-himayin ang mga masisilan na mga isyo. Sa mga nais mo mag-text sa akin, sa aking numero, sa aking cellphone number 0935-190-1198. Paki-like, follow and share lamang ho. Good morning ho sa akin pong kababayan, si Ma'am Jocelyn Bigueras, watching ho siya. Sabi niya sa akin, morning po sir. Good morning Ma'am Jocelyn Bigueras, Diyos Maray na Aldaw Tabi sa inyo Ma'am. Maayong buntag sa tanang mga taga-Bisayas at Mindanao. Diyos Maray na Aldaw, mga Bicolanos. Magandang-magandang umaga, Metro Manila, Mega Manila. At syempre, magandang umaga, anuman ang oras sa inyo dyan, sa iba yung dagat, sa ibang bansa, ang ating mga buhay na bayaning overseas Filipino workers, OFW, magandang umaga. Sa umagang ito, pag-usapan lamang ho natin itong mga nag-viral ho na mga video ho dyan ho sa probinsya ng Masbate na kung saan ho, galit na galit ho sila. Oh. Sa kanila hong sa kanila pong kuryente, supply ng kuryente, ang kanilang kuryente daw ho sa probinsya ng Masbate ay patay sindi. Patay sindi raw ho. At sabi pa ng mga netizen, ito daw ho ang brownout capital ng Pilipinas. Mga kalokohan talaga ninyo. Ang ganda ho, napanood ko kanina, mayroon ho nga sumasayaw, mayroon ho nga mayroong iba't iba hong panawagan. Matagal na hong panahon, ako po'y galing from Cebu. Ho, doon ako pinanganak sa Cebu, Masbate ho. Kilala ko na ho yan, ang ibang classmate ko na nung ako'y nag-aral ho sa Cebu City ho, nung ako'y pag-aral ho ng aking ng kolehiyo o ng college ho. Marami akong classmate ho sa probinsya ng Masbate. Nung ako naman po'y lumipat ho sa probinsya ng aking nanay, dyan ho sa Albay, sa rehiyon ng Bicol ho, probinsya ng Albay ho. Marami din po akong mga classmate din ng mga Masbatinyo. At ako din po mismo personal, nalibot ko ang ibang mga bayan. Wala naman ho kasi syudad dyan, iwan ko lang ngayon kung may syudad na ang Masbate. Nalibot ko ang iba't ibang mga bayan. Noong siyempre, noong mga panahon, dalawang dekada, mahigit dalawang dekada o tatlong dekada ho nakalipas. Tatlong dekada, tama, o tatlong dekada nakalipas. Eh talaga hong hindi kagandahan ang probinsya ng Masbate. Pero mayaman ho yan sa kanila pong yung pong mga huli ho ng isda. Mayaman po ang probinsya ng Masbate. Oh, yung mga isda ho, nasamot-sari mga isda, lalo na Lapu-Lapu, iba pa. Oh, maraming isda ho ang probinsya na yan. Ang isa lang ho sa mga, marami din ho mga bakahan ho dyan, ha? Mga livestock na mga bakahan ho. Ha? Marami ho nag-aalaga ng baka dyan, may mga Nyog, Palay, Bukirin ho dyan. Maganda ho, napaligiran ho yan ang dagat ho ang probinsya ng Masbate. Ang isa lang ho sa problema ho dyan, ang politika sa probinsya ng Masbate. Na hanggang ngayon ho, iwan ko lang kung ano po ang ilang pamilya na ho ang humawak ho na politiko sa probinsya ng Masbate. Magalit man sila sa hindi ho, palagi pa rin sila kasama ho sa mga poorest provinces ho ng ating bansa. Palagi ho silang napag-iwanan ho, ha? Kung tignan naman ho natin, maganda ho ang probinsya ng Masbate. Malaki ho ang potensyal ng probinsya na yan. Mayaman ho sa huli ng mga isda. Mayaman din ho sa agrikultura ang probinsya ng Masbate.
politika lamang ho ang bukod danging problema diyan. Nung ako'y pumunta riyan, abay ho, kalimot ka na nung aking mga nabalitaan. Oh, kaya ang mga tao ho riyan, hirap na hirap po, hindi makapurma ho talaga. Sana ho, mabago na ho ang probinsya na yan. Ho, kung sino man ang, sino bang gobernur ngayon? Sino bang gobernur ng ano, ng mga probinsya ng Masbate? Kasi sa totoo lamang ho, ang bawat probinsya, bawat bayan, syudad, probinsya, maging bansang Pilipinas ho, kung magaling ho ang humahawak, magaling ho ang nagmamando, o magaling ho yung timon eh, o yung kapitan ho, ha? Kung baga sa barko kapitan, o baga sa sasakyan yung driver ho, yung chopper, magaling ho, ho, gagandang takbo ho, ho, yun ho ang totoo. Subukan ho ninyo ngayon, ha, pag-aliso ng Duterte administration, katakot-takot ho na sinalubong mga pagsubok nitong bagong pangulo natin, si Pangulong Bongbong Marcos. Nariyan ho yung makulang-kulang ho sa mga supply ng pagkain katulad ng manok, bigas. Ito yung mga pinag-usapan ho nila ngayon. Ito yung mga mainit na balita ngayon na tinatalakay ho at pinagtutuunan ng pansin ho ni Pangulong Bongbong Marcos. At isa rin ho sa mga kanya pong tinutukan ngayon, ito pong Energy Regulatory Commission. Department of Energy ho, na kung saan ho pinag-iminiting ho, ho ni Pangulong Bongbong Marcos. Para ho naman ay makita ho, malaman ho niya ang ano po ba ang kanila pong konsensus. Yan ho, pagpasok na pagpasok ho ni Pangulong Bongbong Marcos bilang pangulo na ang ating bansa, ito na kagana sumalubong sa kanya. Pa? Mataas ho, ha? Bagsak ang halaga ng piso kontra dolyar. Yan ho, mataas ang presyo ng gasolina at diesel. Bagamat bumababa na ho ng pakunti-kunti, pero mataas pa rin ho. Unlike before, 40 lamang ho ang pinakamataas. 50 ang pinakamataas. Matagal ho yun eh. Matagal ho, 40, 50, matagal ho na ganun. O, tapos ngayon bigla lamang ho, 80, 90 ho. Napakatindi ho. Kaya isa ho yan sa mga kakaharapin na pagsubok ho ni Pangulong Bongbong Marcos. At ng kanyang economic team. Okay, magandang umaga din ho sa probinsya ho ng Cavite ho. Magandang umaga din ho sa probinsya ng Laguna. Okay, maraming salamat po dyan sa probinsya ng Laguna ha, yung mga chief of police ho dyan. Magandang umaga ho sa inyo. Chief of police ng Siniluan. Yung chief of police ng Santa Maria. Chief of police ng Paiti. Chief of police ng Bae. Chief of police ng Kalawan. Kalawan na lamang ho, hindi pa natin nakausap. Salamat po na marami sa inyo. At dito naman ho sa probinsya ng Cavite ho. Kaya magandang umaga din ho sa inyo. At good morning din ho sa aking kaibigan, si Police Brigadier General Andre Dizon, ang Police Director ho ng ABSI Group o Aviation Security Group. Police Brigadier General Andre Dizon, sir. Good morning ho sa inyo. At ang officer in charge ho ng Philippine National Police, si Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. Good morning sa inyo, General. At sa iba't ibang mga kapulisan, lalo na po sa iba't ibang probinsya, lalo na po sa mga malalayong probinsya. Good morning po sa inyo. Kumusta ho ang inyo pong ang peace and order po sa inyong mga lugar? Okay, yan ho ang pag-usapan natin ngayong umaga. Ito pong issue sa mga issue ho. Diyan ho sa Masbate, itong kuryente ho nila. Alam ko ho, marami ho nanonood sa akin. O nakatutok sa akin minsan ho, reply na ho nilang pinapanood ang aking programa. Dahil nga ako'y nasa umaga na, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Huli Ka News Online at sa pagsapit ng Linggo ho, sa radio station ho, DWBL 1242 sa inyo pong talapitan sa radyo. Dito ho yan sa Mandaluyong City, Reliance Street, Paragon Plaza, Reliance Street, Mandaluyong City. Diyan ho matagpuan ang radio station ho ng DWBL. At tayo ho'y live simulcast ho tayo sa kanila tuwing araw ho ng Linggo. Dito ho tayo sa ating studio, Huli Ka News Online Studio. Live na live tayo ngayon at salamat din ho sa mga kasamahan ko. Bagamat ho tulog pa ho sila. Kumusta, kumusta yung mga kasamahan ko?
Ah, magandang umaga din ho sa probinsya ng Cavite, Quezon. Good morning ho sa inyo. Ah, yung kanila pong Public Information Officer ng Philippine National Police, Police Provincial Office ng Quezon Province. Good morning, lalo na po sa bagong governor o gobernadora ho. Ha, Governor Hilintan, Doktora Hilintan. Good morning ho sa inyo. Salamat po yung aking kasama ho, isa ho sa mapalad na nabisita ho kayo dyan ho sa inyo pong probinsya. Ang aking pong partner sa si Noel Noble. Ha, salamat po sa inyo, Gobernadora o Governor Dr. Hilintan o Governor Hilintan ng Province of Quezon. Good morning at sa lahat ng mga nagfiesta ho dyan ho sa Bicol Region. Ha, ang Malilipot Albay ho, yung bayan ng Malilipot na malapit na magfiesta ho yan. At dito ho, tapos na ang fiesta sa Tabaco City, Albay. Ha, yan ho ang mga lugar ho, na kung saan ho ako yanar. Ako po ay dyan ho, ha, dyan ho ako ay galing din ho. Ha, at siyempre ho ako ay nag-aral sa Legazpi City, Albay. Ha, good morning sa aking po mga kabatchmate dyan. Good morning po sa inyo, sa mga kaibigan ko po, ha. Ito, good morning ho, kay Ma'am Arabel Castro Pag. Good morning po, good morning din ho sa inyo, ma'am. Kumusta, kumusta? Mag-ingat kayo palagi ho. Wala pa hong mga pagbabago sa hanay ng kapulisan. Nanatili pa rin ho ang officer in charge na siya muna pansamantalang hahawak ho sa hanay ng kapulisan, si Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. Pero marami na hong umugong na mga personalidad na pwede hong ipalit ho sa kanya. Bagong administrasyon, syempre bago ho ang PNP Chief. Okay, sa umagang ito, ha, balikan natin ho yung usapin ho dyan ho sa Masbate. Ako'y tuwang-tuwa ho, tawang-tawa ako, tuwang-tuwa ako. Nung aking napanood yung mga video ho, ng mga naiinis na mga, ano ba ito, customer o kliyente ho ng kanilang pong kuryente. Ilaw, pasay, patay sinde. Sabi nila, 8 oras sa brownout. At inamin naman ho yan, ng kanila pong tagapagsalita ng ano ba ito? Maselco? Ah, tawag ba sa kanya? Masbate Electric Cooperative? Tama ba? Maselco? Dinami naman ho nila na lagi hong eye-opener on at iso magising ho sila sa mga panawagan ng kanila hong mga kababayan. Diyan ho sa probinsya ng Masbate. Good morning ho sa lahat ho ng mga politiko dyan sa probinsya ng Masbate. Governor, Vice Governor, Congressman, Board Member, Mayor, Vice Mayor, Konsyal, mga kapitan, kagawad, at iba pa. Lalo na po ang kanila pong provincial director ho ng Provincial Masbate. Good morning sa inyo. Sana ho magkaroon ho talaga ng magandang kinabukasan ho ang provincial na yan. Okay, isa ho sa mga pag-usapan natin ngayong umaga, topic ho natin. Ito po ang mga abusado ho gumagamit ho ng wangwang at blinker ho ng ilan po mga private ha. Ha? Private car, ha, ng mga namataan ho nung nakarang araw, nung kahapon yung iba. At ito ho, 7 motorista arestado ho sa paggamit ho ng wangwang dito ho sa Metro Manila. Oh, no, no, yun, kinakita nyo, bagong pangulo, naglabasa ng mga abusado na naman. Ha, yun ang mahirap po sa atin eh, ha. Nagsusumikap po ang bagong upong pangulong si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. o Pangulong Bongbong Marcos Jr. Eh, kayo naman, wala naman iba kayong ginawa kundi aabuso. Oh. Isipin ba naman eh pagkaupo ng pagkaupo, ilang araw pa lamang ho, halos 1 linggo pa lamang. Abay, makita mo at mabalitaan mo, nako po, kaliwat kanan ho ang mga pribadong sasakyan ay may mga wangwang at blinker. Napasuray-suray sa kalye. Akala mo, kanila ang kalye. Sila may-ari ng kalye. Ay baka ho, ang mga tao nating mga kababayan mahirap, eh maniniwala na naman ho sa mga kasabihan na kapag mahirap, ay mahirap talaga. Kapag mayaman, ay ginhawa talaga. Kaya Philippine National Police, Highway Patrol Group, Land Transportation Office, Metro Manila Development Authority, at lahat ho ng mga sangay na pwede ho manghuli, baklasin at hulihin ho ninyo itong mga gumagamit ng mga wangwang na hindi naman ho, hindi naman ho dapat gumamit. Mabuti pa ho nung panahon ho ni dating Pangulong Noynoy Aquino,
Ha? Walang wangwang. At sumusunod ho sa batas trapiko ho yun. Kahit ganun-ganun ho yun, marami hong kritiko at basher ho. Pero nung panahon ho niya, talaga hong nakita ko ho. Ha? Na siya mismo sumusunod sa batas trapiko. Hindi rin ho niya pinayagan na gamit ng wangwang. Ha? Ganun ho itong si dating Pangulong Noynoy Aquino. Abay, pag-upo na pag-upo ho ng bagong presidente, huwag naman ho ninyong, oh, dahil lamang ho sa inyo, nababatikos ho eh. Ha? Kayo ho mga balasubas, abusadong, mga may mga sasakyan, gagamit ba naman ng blinker at wangwang, ay hindi nataranta ngayon yung nasa unahan, abay, pasuray-suray pa, abay, Diyos ko po naman, ikaw ba naman, huhulihin mong yan, ang mga yan, ay, Diyos ko po. Dito natin ngayon makita kung gaano ho ba talaga kaseryoso ang Marcos administration pagdating ho sa panghuhuli ng mga bawal gumamit ng wangwang at blinker. Presidente, Vice Presidente, Senate President, Speaker of the House at Chief Justice. Yun lamang ho ang pagkakalam ko at ang ilang pong mga FBI, police, Armed Forces of the Philippines, ambulansya, fire, yun ho ang mga nararapat na gumamit ho ng wangwang o blinker. Pero kayo ho, baka ho kayo ay natatay na. Patintabi po doon sa mga kumakain. Biro lamang ho. Unang arangkada ho, 7 motorista agad ang naaristo dahil sa paggamit ng wangwang dito sa Metro Manila. Maging ho sa probinsya ng Davao, hinuli ho, nagkaroon din ho ng hulihan doon sa mga illegal na paggamit ng wangwang at blinker. Mabuhay ka ha, yung mga magagaling ho natin na mga pulis na may kakayahan manghuli sa mga, pakicomment lamang ho, nararapat ba ang mga mayayaman, mga pribado o kung sino man tong Poncio Pilato na gumagamit ng wangwang at blinker para lamang ho sila'y makabiyahe na mas mabilis at maginhawa para sa kanila, at tayong mga mahirap ay magtsaga lamang ho sa hawa-hawa ng pila ng traffic ho. The law applies to all. No one is above the law. Nalo ko na. Ito, good morning ho. Ito, sabi ho ni Pangulong Bongbong Marcos ho, Junior, siya ho inasahan ng dadalo ho sa UN Meet sa New York ho, Amerika. Maganda naman ho yan, ha? Para ho maipakita ho ng ating pong Pangulo na tayo ho maganda ho ang relasyon ho ng bansang Amerika at ng bansang Pilipinas. Matagal na ho nating kasangga ang bansang Amerika. Paki-like, follow and share lamang ho. Paki-comment lamang ho upang mabasa ko yung mga pangalan. Salamat ho sa lahat ho ng mga bumibisita, nag-drop by ho sa aking programa. Sa mga late na ho nanood ho, after ng aking programa, na-share ko at inyo po napanood, salamat ng marami sa inyo. Hindi ko man kayo binabati, hindi ko man kayo nabati sa aking programa. Thank you so much ho. Ang aking partner ho, Samuel Boyd Antigamara, ang DDS vlogger ho na Nagoya, Japan. Maraming salamat sa iyo, partner. Late na ho siya nanood. Nakita ko ang kanyang pangalan. Kapihan sa Nagoya, Japan. Ni partner Samuel Boyet Antigamara o ni Kuyang Samuel o Kuyang Boyet. Mabuhay ho ang kapihan sa Nagoya, Japan. Panoorin ninyo yan at subaybayan ninyo. Ha? I-follow ninyo yan. Napakaganda ng topic ho yan. Ito yung mga ano ho, ito yung mga diehard dito ni Pangulong Bongbong at ni Vice President Sara Duterte. Oh, yung grupong hong yan, ha, dyan sa Nagoya, Japan. Yung kapihan sa Nagoya. Mga sulid ho yan, ha? Sulid ho yan, Marcos Duterte. Siyempre, ngayon ho, marami pa rin yung mga ilan ng mga kritiko. Nagulat kasi ho sila eh. First time kasi naman na nagkaroon ho ng 31 million almost ang bumoto ho sa tandem ho ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Nagulat sila eh. Dahil hindi nila akalain
O ano, nagulat kayo. Pati ako nagulat din. Sige lang. Move on na tayo. Ha? Ha? Eh, ganun talaga ang buhay. Better luck next time tayo. Mga kaibigan, mga kapatid, kapuso't kapamilya. Suporta muna tayo. Pagka may mali, punain natin. Alam mo naman tayo, huli ka ni Jojo Sibian. Ito ho, ito ho isa ho sa pinakamabigat ho na problema po sa ating bansa. Ito pong trabaho. Ho. Ah, noong nakaraang Mayo ho, mas nadagdagan pa ho yung mga kababayan natin na walang trabaho. Kaya isa ito sa pinakakaharapin na problema po ng Marcos administration. Kung naalala po ninyo, marami pong nagagalit doon po sa mga kritiko ho ng Marcos administration. Bagamat ilang araw pa lamang, ang dami ng kaganda kritiko. Sabi ho nila, nasaan na raw yung 20 pesos ang bawat kilo. Masyado nyo namang minamadali ho eh. Kaupo pa lang nung tao. Kaupo pa lang nung Pangulo. Hintayin ninyo, pagdating ng isang taon o ilang buwan, walang nangyari doon sa sinasabing 20 pesos bawat kilo, ay kasama na ho tayo doon sa mga sabi ho nila eh, para daw, di ba? Hintayin muna natin. Tapos ito pong sinasabi pong maraming nawala ng trabaho. Walang trabaho, hintayin din ho natin kasi from pandemic ho tayo, I hope ho na magtuloy-tuloy na ho yung bukang liwayway o yung liwanag ng nasa itaas. Lord, maraming salamat dakilang Panginoong Hesukristo. Ang buhay at nag-iisang tunay na Diyos. Thank you so much, God rest Jesus, sa inyo po magandang araw ho na ibigay ngayon. Bagamat may mga probinsya rin ho na mga nasalanta ngayon sa pagbaha, pagguho, landslide at iba pa. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Paki-comment lamang ho para po mabasa ko inyong mga pangalan. Yun ho ang isa ho sa mga kakaharapin na problema ho. Ito po galing ho ito sa kanila. Datos ho nila ito. Yung pong nawalan ho o mga walang trabaho pa hanggang ngayon. Naniniwala ba kayo mga kapatid, kapuso at kapamilya? Kasama ng ating mga kasambahay, naniniwala ba kayo na mas maraming walang trabaho ngayon kaysa noon? Okay, paki-comment lamang ho kung kayo ho'y naniniwala. Dahil ito po'y datos ho ito. Isa naman ho nga naisong itatag ho at matugunan ang problema ho sa supply ng manok. At kahapon ho, bumili ho ako ng karning manok. Ha? Bumili ho ako ng karning manok at aking pong niluto po ng aking pong partner, ang aking pong may bahay. Tinulang manok at pritong manok. Ha? Abay ho talaga hong nag-iba na ho ang presyo. Ito ho, base ho sa ating pong nakalap na impormasyon o balita, magtatag daw ho ng task force. Abay, pati ba naman manok may task force? Ito ho, magtatag ng task force upang hiniling na itatag. Ha? O hilingin, itatag para matugunan ho ang problema ho ng supply ng manok. Ang dami ho poultry ho, ang dami poultry ho sa buong Pilipinas. Ang problema ho natin kapag pumasok itong mga bird flu at iba pang mga virus ho sa hayop, sa baboy at maging sa manok, doon lamang ho tayo. Doon lamang ho tayo talagang babagsak at malulugi ho tayo. Pero kung pag-usapan ho natin, ang dami mga backyard ho na nag-alaga ng manok, ang dami din ho mga poultry, farm ho sa iba't ibang lugar. Kaya minsan ho naging palaisipan sa akin kung bakit nagkulang pa. Kung siguro naman eh hindi naman ako ganun kagaling, no? Pagdating sa mga datos ng ganyan, abay, alamin natin. Kaya nga ho, maglilibot ho tayo. Ito ho, good morning po sa aking kasamahan, si Bossing Oscar Manangkel. Sabi niya dito, good morning po, Boss Jojo, advance happy birthday po, Boss Jojo. Salunis o birthday ko. salamat po, Boss Oscar Manangkel. Monday ho, birthday ko, at bukas ho, advance happy birthday ho sa anak mo. Ha? Bukas Sabado ho, July 9, ha? Birthday po ng anak po ni Bossing Oscar Manangkel. Patugtugan ko na happy birthday ito kasi bukas wala akong programa, Linggo ako may program ho. Patugtugan ko, batiin ko lamang ho ng happy birthday ang anak niya, ha? Pakibanggit nga, Bossing Oscar, ano ang pangalan ng anak mo, ha? Happy birthday to you.
Okay, happy birthday ho sa anak ko ng aking pong kasamahan, Bossing Oscar Mananggel. Bukas ho yan ha, advance happy birthday ho yan. At yung sa akin naman, sa Monday ho, binati niya na ako ng happy birthday. Welcome ho ang lahat na mabisita. Dahil wala ako. Magtatago ako. Ah. Eh, sabi nila, huwag ka magtago kasi may dadalhin kaming pasalubong sa iyo. Okay, salamat. Sarap po pagka sa darating ko na July 11, no, ako'y 52 years old na. Hindi ko kinakaya ang aking ilan. 52 na ako, puti na aking buhok, marami na ako. Eh, ganun ho talagang buhay. Hindi po tayo bumabata, kundi ho papatanda ho tayo. Tanggapin natin kung ano man ang edad natin. Yung iba ho, nahihiyaw sila pag sinabi ho ang edad. Ako hindi ho. Bakit? Ako mahiya. Eh yan ay binigay sa akin ng biyaya ng Diyos na umabot ako sa 52 years old. Biruin mo, nalagpasan ko yung ha, unang bugso ng pandemic. Ho, ang dami hong, ang dami mga pagsubok nung panahon. Tapos ngayon, umabot ako ng 52 years old ho. This coming Monday, July 11 ho. Ha? Thank you, Lords. Ha? Ito sabi ni Bossing Oscar Mananggel. Thank you po Boss Jojo Kurt. Ayun po si Kurt Mananggel ho ha. Advance happy birthday sa iyo Kurt Mananggel. Hoy ano ako, idol ako nito. At idol ko rin. Bright ang mga anak nito, matalino ang mga anak nito. Ha ni Bossing Oscar Mananggel. Sabi ko nga sana ganun ako. Okay, sabi naman ni Ma'am Jocelyn Bigueras. Hindi po halata sir. Matanda na po, puro uban na po buhok ko eh. Nagkukulay na lamang ako minsan ng buhok. Puro puti na ho yan ha. Lahi po kasi namin ho yan. Lahi po ng mother ko. Yung mga buh, ha? Family ho sa Bicol. Mga puti ang buhok niyan. Kaya buh, hok. Buh, hok. Salamat po Mama Jocelyn Bigueras. Yan ho, yung probinsya na Masbati ho, ang ilaw ay patay sindi. Ayon ho sa mga netizen, brand out capital of the Philippines. Loko-loko talaga itong ating mga kababayan. Nagagawan ho nila na kanay na iwi-iwi pa nila na para gawa ng kwento. Ano bang gusto ninyo? Matulad tayo sa kanila? O mas maganda ho ang ating kuryente dito sa Metro Manila? Kaya ganun pa man, Meral ko, thank you so much. At ito nga ho, isa sa mga... Mahirap ho, kasi nga ho, mataas ang, bumaba ho ang halaga ng piso, tumasa ang dolyar. Nasa 56 na ho, mahigit ang dolyar ho eh. O 56 ho, ang halaga ng isang dolyar sa piso. Di humina ho. Pero pabor naman ito sa mga nagtatrabaho sa abroad. Dahil ang isang dolyar ho nila, napakalaki ng palit ho dito. Kaya napakaswerte ho ng kanilang pamilya na tumatanggap ho ng dolyaris galing ho sa kanilang mahal sa buhay sa ibang bansa. Tayo naman, pag bumili tayo ng mga produkto sa ibang bansa, medyo mahirap sa atin kasi mas mahal. Di ba ho? Pag tayo naman ho nagbenta sa kanila o nag-export sa kanila, malaki ang kikitain natin. Kaya, kung ikaw ay paano mo balansin ang mga bagay na yan, abay, magaling ka. Okay, salamat ho. Paki-comment lamang ho. Ito yung pinakamalas ho na balita ngayon. Isang hukom daw ho. Bastos kasi itong hukom na ito. Eh, alam na ho nilang mayroon na ho tayong wala nang discrimination ho. Walang diskriminasyon sa ating po mga minamahal na LGBT community. Dahil ho sa kanya pong pang-insulto o pambabastos ho, sa complainant ho, na miyembro ho ng LGBT community, isang hukom ho, sinuspindi ho ng Korte Suprema. Dapat lamang sa iyan. Huwag mong insultuhin kahit ikay hukom pa. Huwag mong insultuhin ang iyong mga boss. Ang mga tao, babae man o lalaki, LGBT community, LGBT community, ay dapat hong igalang ho natin. Nasa batas ho yan, ha? Hukom, kung sino ka man. Ngayon, maramdaman mo na ikaw mismo ang humahatol, ngayon ay hinatulan ka, ha? Para suspindihin dahil sa kawalang hiyan mong ginagawa. Biruin mo ba naman, insultuhin mo sila? Eh kami nga ho, hindi namin iniinsulto, minamahal ho namin.
Sabi nga nung kapatid kong lalaki, nung panahon ho ng kampanyahan ho, ang mga kasama niya ay mga LGBT community at siya'y tuwang-tuwa dahil napakabait daw ho nitong mga ganitong ano. Kaya ako po'y bumabati po ng isang magandang umaga po sa grupo ho ng LGBT community. Good morning ho sa inyo. I hope po na panoorin din po ninyo ako, ha? At pag-usapan natin po ang inyo po mga... Okay, balikan natin ho yan. Basahin lamang ho natin para matalakay natin lahat. Baka kasi maubusan tayo ng oras. Isang oras lamang ho itong ating programa. Araw-araw naman ho ito, Lunes hanggang Biyernes. Bukod tanging Sabado lamang ang wala tayong program. Pagsapit ng Linggo, alas 8 ng umaga, sa radyo naman ho tayo, DWBL 1242. At tayo naman ho yung mapanood pa rin sa ating pong Facebook. Sa Facebook ho. At mapakinggan sa radio program. Energy Regulatory Commission o ARC, nanawagan sa publiko, "Hoy, magtipid na kayo!" O, magtipid daw ho tayo ng kuryente. Magtipid daw sa kuryente, sabi ng ARC. Paano tayo magtitipid ng kuryente? Ang init-init ho. Kaya ang karamihan ho'y gumagamit ng aircon, electric fan o anumang uri na pwedeng mapalamig ang iyong katawan. Katawan. Mainit ho eh. Ako yung anak ko, pagka pinatay ko yung aircon, biglang gigising ho eh. Sisindi naman ulit. Ako yung nagtitipid. Ay, yung anak ko, hindi naman alam ang pagtitipid. Kaya tinuturuan ko na lamang ho paano magtipid. Yung anak ko, ay gustong-gusto mo magtipid, eh mainit ang panahon. Bakit? Iba na ho ang panahon. Kaya panawagan ho ng ERC, magtipid-tipid kayo sa kuryente. O magtipid-tipid daw tayo sa kuryente. Tipid-tipid mo na mga kapatid. Tipid-tipid, make my time. Tinatawanan ko, tumatawa ko, hindi tumatawa para insultuhin, kundi ho, tumatawa ko dahil dapat lamang tayo magtipid sa hirap ng buhay. Maliit ang sweldo, konti ang kita, dapat ho magtipid. Biruin ho ninyo, ang 1,000 ho na halaga ng pera, ulam pa lamang, pagkain, bigas at iba pang bilihin. Kasama na ho ang vitamina ho riyan. Kung ikaw ho, mayroon kayong 5 sa isang pamilya, 2 mag-asawa, 3 anak, at mayroon kang estudyante. Yung 1,000 ho, baka kukulangin pa. Baka lamang ho, ha? Kasi may iba ho, 500 cash yan, ha? Eh kung yung sweldo mo ho, wala pang 600 araw-araw, minimum lamang ho, paano mo mapagkasya ang pera mo? Kaya masakit sa ulo po, no, ng ating pong pamahalaan, ng ating pong pangulo, kung paano ho tayo matulungan dito po sa ating pong dinaranas ho na kahirapan. Marami pa ang walang trabaho, pero antabayanan natin, baka naman ho siguro may plano ho. Ang Marcos administration para ho sa loob ng 6 na taon, kung ano man po ang pwede ho niyang ligasyang iwanan sa atin, na ipakita na ho ng kanyang ama, si Ferdinand Marcos Sr., Edralin Marcos Sr., at ngayon naman po yung anak. At tumawag sa akin kahapon yung kaibigan ko, "Ayaw mo kasi maniwala pa rin, Jojo, na nasa hula na yan ni Nicodamus." Na si Bongbong Marcos daw talaga ang upo na presidente. Nasa hula daw po yan. Okay, totoo nga naman, dahil nahulaan po niya. Minsan ang hula po talaga, bagamat hula lamang, hindi natin alam kung totoo hindi, pero minsan nakatsamba din ho eh. Kaya hulaan nga ninyo ako. Okay ho, ha? Ito pong para ho sa excise tax ho ng langis. Isinusulong ho ito sa kamara o sa kongreso. At isa ho sa tumutok ho rito, ito ho si Senadora Grispo. Dahil problema ho talaga natin ngayon, ito pong isyo ho sa petrolyo, ng ating pong langis o diesel, gasolina, kerosene, LPG. Yun ho kasi ang tinatawag ho nating langis. Hindi ito langis na mantika. Hindi ito langis na nilalagay natin o BB oil. Ito yung langis ho na pinag-uusapan ho, na tungkol ho sa
nagamitin ho sa ating mga sasakyan, sa ating mga makina. Ha? Ay may panukalang batas daw sila na naglalayong suspindihin. Ay maganda ho, suspindihin muna. Pero pagka bumalik na ho sa normal ang presyo, ho, nabalik ho sa dati, abay dapat pa rin ho na mayroon ho nga excise tax. Bakit? Yung kinikita ho riyan, malaking dagdag ho yan para sa mga proyekto, programa po ng ating gobyerno. Dahil kung walang buwis, ah, walang buhay. Diyan ho natin kinukuha yung mga pampasweldo, ha, pagpagawa ho ng mga infrastructure, tulay, kalye at iba pa. Ha. Kaya magandang panukala ito na isinusulong dyan ho sa Kongreso upang kung mahabol natin ng konti para bumaba pa rin, ho, bumaba pa rin ang presyo ng diesel at gasolina. Dahil sa totoo lamang, ho, kahit tumaas na tumaas ang presyo, ho, kailangan na kailangan talaga ng mga tao bumili ng gasolina at diesel. Maging ako, halimbawa sa aking sasakyan, motor ko, kailangan kong gasolina. Pag walang gasolina, itulak ko na lamang. Dahil ba, tatakbo ba ang motor mo, ang sasakyan mo, ang kotse mo kung walang gasolina, walang diesel? Abay, siyempre, hindi. Paano naman yung mga factories na gumagamit ko ng diesel para sa kanilang mga makina? Ay, hindi ho makatakbo ho yun. Magsasara ang kumpanya. Di ba ho? Kaya mabuti na lamang ho, isa ho sa mga isinusulong ho na naglalayong suspindihin ho ang excise tax sa langis, ha? Maraming salamat po sa ating po mga mambabatas. Yun dapat po ang gawin ninyo. Huwag na ho yung pagdibatihan pa ninyo na ibalik sa Bea, ang ni, na Aya, na Iya. O, huwag na ho. So, Ginoo. Wala na ho tayong mapapala dyan. Pangalan lamang ho yan eh. Wala na ho tayo eh. Kahit pa sinong pangalan, kahit ilagay nyo ha, Jojo International Airport. Anong mapapala ko roon? Kikita ba ko roon pag sinabing Jojo International Airport? Magbabangayan tayo, kisi ibalik mo sa Manila International Airport yung Ninoy Aquino International. Pareho lang ho yun. Ay di ba po tawagin na Naiya? Tawagin po Mia. Oh, Mama Mia. Okay, salamat po. Talaga tayo mga Pilipino eh. Mahilig ho tayo sa pasintabi na. Oh, bahala na kayo kung magalit kayo eh. Huwag naman kayo magalit. Ha? Kumbaga ho, yan ay mga wala na hong mga silbi na dapat pag-usapan. Ang pag-usapan ho natin at pag-usapan ho, ang gawin, dapat gawin ng gobyerno. Pero yung may mababatas eh, isulong mo yung baguhin ang pangalan. Noong panahon na eh, ang pangalan niya ay Manila International Airport, eh ginawa niyo yung Ninoy Aquino International Airport. Namatay lamang mo si Ninoy. Ipinangalan niyo sa kanya. Eh kung di ba naman kayo saksakan ng kagalingan, di sana noon pa lamang, hindi niyo na pinalitan. Gagastos na naman kayo para ibalik doon sa isang pangalan, di para ho tayong laban o bawi. Ha? Pagdating ng araw, pagtatawanan lamang ho tayo ng itaga ibang bansa. Laban o bawi, kailangan ho move on tayo, abanti ho, mag-isip tayo ng mga bagay o mga batas ho, na pwede natin pakinabangan, na ikabubuti ho. Aha. Katulad ho niyan, ang sikapin ho ninyo, ano bang mga dapat ho na ninyong isabatas? Ha? Ito pong ekonomiya natin, problema ho natin, ito pong mga agriculture natin, ito pong ating mga magsasaka, mangingisda. Ano ba pwedeng batas na gamitin ho natin doon? Ano pwedeng makapag-ambag? Kailangan pa ba natin i-subsidize yung mga ganyang bagay? Kung hindi, automatic na ho, isa batas na ho yan. Ganun dapat ho, kayo mga congressman, napakatalino ninyo, hindi naman kayo maging congressman kung hindi kayo matalino eh. Hindi naman kayo pwedeng maging mambabatas kung hindi kayo mga magagaling at matalino. Pero yung mga pinagkaabalahan nyo, yung mga batas na walang kakwenta-kwenta. Ang mga kababayan natin naghirap. Ang ating mga magsasaka, nabubulok. Walang bumibili sa kanilang ani. Ano ba ang dapat natin gawin? Kontrolin ba natin ang pag-import? At unahin muna natin ang produkto natin lokal? Kasi kung ako po ang tatanungin, let's think Filipino. Let's buy Filipino. Di ba? Bilhin natin ang produktong atin, sariling atin. Ganun ho dapat. Hindi yung makakakita lamang, ay galing sa Amerika ito, galing sa Japan ito, galing sa China ito. Ay ito yung aking gusto. Para mong kinasusuruan ang iyong sariling bayan, ang iyong sarili. Ako ho, proud na proud ako kapag ang isang produkto ho ay gawang Pinoy. Gustong gusto ko ho yun eh. Totoo po yun.
Pero kayo naman, ang gustong-gusto niyo imported. Ito gusto ko, imported ito. Hindi ba ninyo alam na binubuhay ninyo sila? At atin namang mga kababayan ay pinababagsak mo. Mahalin natin ang sariling atin. Yung mga ani, ha, yung mga produkto na atin, ayun ang unahin nating bilhin. Kawawa yung ating mga kababayan. Alam mo ba ninyo gaano kahirap po ang magsaka? Ha, magtanim. Ulan. Init. Lamig. Pawis. Napakahirap po. O? Napakahirap ng buhay ho. Nang magtatanim ho dito sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa, ho, hindi mahirap ang magtatanim doon. Ang magsasaka, ang farmers doon, hindi mahirap sa kanila. Bakit? Kompleto ho sila sa kagamitan na sila'y nakaupo lamang. Ha? Paghungkal ng lupa, nakaupo. Ha? Pagtanim ng kanila hong produkto, nakaupo. Hanggang sa pag-ani, nakaupo. Ha? Walang hirap po sa kanila. Pero dito sa atin, simula ho sa pagbungkal ng lupa hanggang sa pag-ani, puro kahirapan ang abutin mo. Tapos, ikaw Pilipino, kababayan ko, hindi ka bibili kasi ang gusto mo imported. Pumunta sa supermarket, sa groceries, titingnan, ay, imported daw. Abay, ito ang ating bilhin. O, di ba, kung di ka naman saksaka ng katangahan, bilhin mo yung sariling atin. Ay, gawa ito. O, galing ito ng Bicol. O, galing ito ng Sibaw. Ha? O, galing ito ng Baguio. Ito yung aking bilhin. Dapat ganoon. Ha? Okay, sige, baka magalit kayo sa akin. Okay, sabi ni Ma'am Arabil Castro Pago, tama po, wala naman dapat palitan kung ang pagtuunan ng pansin ay yan mga nasa kalsada, halos hirap sila, yan gastos nila sa pagpalit ng pangalan, itulong sa mga nalimos sa kalsada, yan sa Manila, kawawa naman. Oh, nakita ho ninyo, sinabi ho ni Ma'am Arabil Castro Pago, gagastos ka, palitan ng pangalan. Oh, ano bang mapapala mo pag pinalitan iyan? Ilagay mo Jojo International Airport. Sisikat ba ako riyan? Hindi naman. At hindi rin ako magkapera. Di ba ho? Eh, yung igastos mo dyan, eh, pumunta ka sa mga lugar na maraming mahirap, walang makain. Alam mo ba ninyo, pagkatapos ng programa ko, alas 11 ng umaga, isang oras na lamang bago mag alas 12, tanghalian. Sa mga probinsya, maging dito sa Metro Manila, ho, marami pong mga tao na naghanap pa sila na makain nila, na pwede nang lutuin sa mga oras na ito. Nakita ho ninyo dati-rati ho, kapag ikaw na malingke, makita mo sa mga paninda, tuturo ka na lamang kung anong gusto mo, bibilhin. Dahil nakikita mo sariwat maayos ang mga paninda. Ngayon ho, nakita mo ng napaganda ho ng kamatis, napakaganda ho ng talong, ng okra, at iba pa, sorry ho. Ano bang ginagawa ng ating mamimili? Maging ako, hala, pisil dito, pili doon, pili. Kasi bakit ho ginagawa ho natin yon? Dahil ho sa mahal ng bilihin at sa hirap ng buhay, kulang na lamang ho pigain ang paninda ng ating mga kababayan. Tulungan ho natin ang ating mga kababayan, yung ating pong mga magsasaka at mangingisda. Huwag ho tayo puro kwento lamang. Huwag ho tayo, porke mahal mo si Pangulong Bongbong Marcos, natural lamang mahalin natin si Pangulong Bongbong Marcos dahil pangulo natin yan. Ha? Makakain mo ba? Ha? Napuro ka na lamang ho, suporta? Ha? Ang dapat po gawin natin ho, ay tulungan ho natin ang ating mga kababayan. Ha? Halimbawa, ikay na biyahe ng probinsya ho, abay nadaan ka sa mga taniman, abay tumigil ka, kausapin mo po yung mga nagtanim. Salamat po sa inyo. Kayo po yung mga buhay na bayani. Isipin ho ninyo, yung mga kababayan natin nasa abroad, ang tawag po natin ay buhay na bayani. Marami hong buhay na bayani. Alam mo ba ninyo, araw-araw ho, nasa laot, nasa dagat ho, ang ating mga kababayang mangingisda. Lintik ang hangin ho, ang alon ho, manghuli ng isda, alang katiyakan kung may mahuli ho. Tapos hindi natin ho naisip. Ho, pwedeng alamang ho, sila ho, ay, aba ho, alam ba ho ninyo, minsan ho, nakahalubilo ko ang mga ilang mangingisda. Kulang na lamang, pati yung ulo ho, na maraming buto ay kainin nila dahil sa hirap ho maghuli ng isda. Samantalang ho, yung mga dayuhang mangingisda, halos ho, pati ho, mga bato, abay, kuha nila, sinusuyod nila. E tayo ho, gumagamit ha tayo ng mga sistema ng pangingisda sa tamang pamamaraan, kaya hirap ho ang kanilang sitwasyon.
ilang araw sila gabi ho na sa laot, ha? Para ho sila maghanap buhay. Oh, baka akala nyo ganun kadali lamang ang mangisda. Ang iba nga ho eh, nabigyan ng pagsubok. Abay, nawasak ang kanyang bangka. Oh, buhay ho ang nakataya sa kanila. Ha? Yung ating pong mga magsasaka, nung ako po ay napunta po sa probinsya ho, ng mga liblib na lugar, aking pong mga nakahalubilo ang ating pong mga magsasaka. Oh, madaling araw pa lamang ho, sila po ay aaho na sa bukid. Oh, sila po ay pupunta, lulusong na ho sa bukid, ang tawag ho nila. Upang ho sila ay mag-ayos-ayos na ho at magtanim na ho at kung kailangan ho magtanggal ng mga damo. Ganun ho ang ginagawa ho ng ating mga kababayang magsasaka. Tapos tayo eh, bibili. Kung may pambili, okay. Paano kung walang pambili? Kaya ako po'y awang-awa po pag nakikita ko po sa social media, sa Facebook ko, na nakita ko na bubulok o nasisira yung mga pananim, ako po'y naluha. Kaya kayo ho, minsan ho, pag kayo nabiyahe ng probinsya, subukan din ho ninyong kausapin sila para maramdaman ho ninyo kung ano po ang kanila pong mga damdamin ho. Oh, napakamura ng kanilang mga pananim ani. Pagdating ho sa merkado, napakamahal. Halos triple, higit pa ang presyo ng kanilang pagbili. Oh, may nakausap pa nga ako eh. Panahon ng bagyo. Abay, akala niyo ng problema, hindi ho. Napakamura ho ng mga bilihin kasi kailangan ho nilang anihin dahil may bagyong darating. At sinasamantala naman ho ng mga buyer yan. Ha? Ay, mga buyer. Okay, sige. Ito ho, dito ho sa Davao Region ho. Ha? Simula ngayong araw na ito ha, namimigay ho sila ng fuel subsidy na ho sa mga UV Express. Ha? Ah, maraming salamat po ha, LTFRB, DOTR, ha, sa inyo pong pamamahagi ng fuel subsidy ho para po sa ating mga kababayang UV Express dyan ho sa Davao Region. Dito naman ho sa Quezon City ho, sinimulan na rin ho ang pagbibigay ho ng fuel subsidy sa ilan po nating mga tricycle drivers. Ha, thank you so much ho. Ha. Yan ho ang mga maganda hong programa na dapat ho nating pagtuunan, yung pagtulong ho sa mga pangailangan ng ating mga kababayan. Hindi ho yung palitan ng pangalan ng may pangalan. Bismillah. Di ba ho? Kaya nga ho, paulit-ulit tayong nanawagan na mabigyan ng lahat ng mga drivers pang publiko, tricycle, maski o yung mga angkas kung maaari sana kung talagang kinakailangan. Di ba ho? Yung ating mga taxi drivers, oh, alam mo ba ninyo? Pumunta kayo sa mga garahe ng mga kumpanya ng taxi. Maglibot ho kayo at tignan ho ninyo ngayon kung ilan lamang ho ang bumabiyahing taxi ho. Napakaraming taxi ho na tambay ngayon. Nakagarahe lamang. Hindi katulad dati. Kaya kawawa ang ating mga kababayang mga taxi drivers. Saan sila ngayon? Ang iba nagbitinda, ang iba namasukan. Ang iba kung ano na lamang ang ginagawa nila para sila makakumita, para may pangtustos sa kanilang pamilya. Ganun ho, kahirap ho ang buhay ho ng ating mga kababayan. Kaya tulungan ho natin sila. Ha? Manawagan tayo sa gobyerno, manawagan tayo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na makita din po ang kanilang pong sakripisyo na bilang isang mga tsuper. Sila po isa sa mga nagbibigay ho sa atin ng tulong para tayo makasakay, makabiyahe ho, papunta sa ating pupuntahan at pauwi sa ating tahanan. O, dahil sa kanila, mga bayani rin sila kung tawagin. O. At good morning ho sa aking kasamahan ng aming pong bossing Joven Loria Mahilio watching. Magandang umaga sa iyo, Sir Joven Loria Mahilio ng Cavite. Salamat ng marami sa inyong pong pagdalaw sa ating programa. Yan ho ang aking pong ang dami ho eh. Ha? Pag ako'y napunta ho ng mga probinsya malalayo, nakita ko po yung mga taniman. Alam mo ba ninyo dyan sa Nueva Ecija, yung bungabon na tinatawag nilang bayan? Yan po yung bayan ho ng mga likas na sikat ho yan, ang taniman ho ng sibuyas ho dyan. Minsan ho ang mga nagtatanim dyan, lugi, kasi nga po nagkaroon ng problema ang kanilang mga pananim. Pero nakita ho ba natin? Hindi ho natin nakita. Kasi bakit? Hindi tayo nakakarating. Ako nung minsan ho, pinuntahan ko yan at nakita ko ho, ha? Na halos kawawa yung ating mga kababayan
na mga nagtanim ng sibuyas. Kaya pag ako'y pinahintulutan at kaloobin ng Diyos na tayo ay mabigyan ho ng ating pong masakyan para makapunta ho tayo sa mga malalayong lugar, sa iba't ibang probinsya, aking bibisitahin ho yan. Akin pong papasyalan yang mga yan dahil ako po'y isa din pong pamilya o anak o ako rin po'y isang magsasaka. Hindi ko po kinahiya at ako'y po'y taas noo. Kaya kahit sino pa sa inyo, magmalaki sa akin, wala kayong binatpat sa akin. Dahil hindi nyo naranasan ang naranasan ko kung gaano kahirap, init, pawis, lumuluha ako. Dahil biruin mo nung panahon, ala pa hong traktura noon, ala pang traktor na gamit. Asarol, kalabaw ang gamit ko namin. Pagising ng umaga, bago pumasok sa eskwela, abay, kailangan alas 4 ng umaga, gigising na kami. Ha? Mag-aasarol na kami. Ha? Kailangan, meron akong matapos na ilang bloke ng lupa na aking malinis. Ha? Pagdating ng hapon, pag-uwi, ganun din ulit, balik doon. Kasi ang pasok ko sa eskwela ho namin, alas 7 hanggang alas 4 ng hapon. Nung panahon, holdi ho ang pasok ko namin nung kami mag-aral noon. Kaya mapalad kayo mga estudyante ngayon dahil ang pasok ko ninyo ay half day na lamang. Kaya kung kayo half day, nasa probinsya, malamang kalahating araw din kayo, magsaka, magbilad, o magbut, magsakripisyo. Ganun ho, ang buhay ho. At ang aming itinatanim ho doon sa probinsya ko namin sa Cebu, mais, saging ho, kamuting kahoy. Para pagdating ho ng tagutom, mayroon ho kaming makutkot o mayroon ho kaming makuha. Oh, ito, good morning ho kay Ma'am Lucia Cuaton Dandagan. Good morning, Bossing Jojo Sibial. Sir, good morning ho sa inyo, ma'am. Ito, basa tayo, basa. Sabi niya, Somyang is watching from Davao City, Philippines. Mayong buntag sa inyo, ma'am. Somyang, Ma'am Somyang o Lucia Cuaton Dandagan. Good morning, mayong buntag sa inyo. Thank you for watching. Yun ho ang hirap po na sakripisyo. Kaya nga ho, pagkatuwing nakita ko yung mga mangingisda at magsasaka, lalo ho agad ako eh. Kasi dinanas ko yan. Tuwing ako'y naroon po sa taniman, ako po'y tumitingala sa langit, Lord. Tulungan mo po ang aking makapwa magsasaka. Napakainit po eh. Isipin mo, mainit ang panahon. Ikaw ho'y magsusuot ng jacket para hindi ka umiting. Tapos maranasan mo pa. Kinakagat ka na ng langgam ang iyong mga paa. Minsan ho kaya talagang durog itong aking kamay, aking palad. Dahil may mga damo ho na matindi ho, nakakasugat. Talagang luha eh. Diyos ko po, hindi ho ganun kadali ang maghanap buhay ang mga magsaksaka nating mga kababayan. Kaya kung ako'y naging pangulo ng bansa, bakit ako maging pangulo? kahit kailan hindi ako maging pangulo dahil hindi naman ako kilala. Kung sakali lamang, ha? Kung ako'y maging pangulo ng bansa, mas unahin kong mahalin itong ating mga magsasaka at maging isda. Tama lamang si Pangulong Duterte, minahal niya ang mga sundalo at kapulisan, pero sana naman ngayon, ibuhos naman natin sa ating pong mga kababayang minamahal na magsasaka at maging isda. Tignan ho ninyo, pag nabasa ninyo mga balita, ang problema puro kulang. Kulang sa supply. Di ba? Yun lagi ang problema ho eh, na pinag-uusapan sa mga balita ho. Panahon pa ho ni Kupong-Kupong hanggang ngayon, lagi hong narinig ko at napapanood ko. Laging ako mismo nagbabalita, ganun pa rin ho. Ito, basa tayo ng comment ha. Sabi po ni Sir Joven Luria Mahilio, Sir, good morning po. Pa-shout out po ang nariyag sa aming press, Olga Alvarez, Maburang at lahat po ng Nariyag Riders po, Sir. Director Chris Batulina, tama ba Batulina, at Sir Elvic Valenzuela, nood po kami. Now, na-share na po. Salamat po ha, Sir Joven Luria Mahilio. Ulitin ko lamang po ha, yung pong kanila pong presidente sa Nariyag, Olga Alvarez, Ma'am Olga, at si Maburang, Olga Alvarez Maburang, thank you. At lahat po ng Nariyag Riders po, sa mga riders po ng Nariyag, good morning po sa inyo. At si Director Chris Batulina at si Sir Elvic Valenzuela, salamat po sa inyong panonood. Ang Nariyag po ay anti-narcotics number 1 NGO po. Wow, very good, thank you so much. Salamat po sa inyo Nariyag ha, dahil kayo ay katuwang ho ng ating pong gobyerno ng PDEA.
at ng ating pong Philippine National Police. Ha, thank you so much, ha. Mahirap ang trabaho niyan. Mag-ingat-ingat kayo at mabibigat po ang inyong minabangga. Ha? Ingat-ingat po. Pero gustong-gusto ni Pangulong Duterte yan, ng ating dating Pangulo. Yung pong droga, ho, ayaw na ayaw niya. Kaya saktong-sakto po itong grupo ho, ng Nariyag. Tama ba? Nariyag, no? Nariyag, ha? Thank you, thank you. Dan Tosier Bosing, sabi ni Ma'am Lucia Cuaton Landagan o si Ma'am Sumyang ito. Ha, salamat, dagang salamat sa iyo, ma'am. Ako, lagi itong sumusubaybay sa akin. Si Ma'am Jocelyn Biguera, sila ho talaga, mga viewers ko yan. Araw-araw. Kahit ho, maglipat ako ng oras, nariyan ho sila upang ako'y tulungan na panoorin. Salamat po sa inyo pong pagtulong sa akin upang mayroon manonood sa akin programa. Thank you po sa inyo at salamat sa inyo pag-share. Sana po makakapulot po ng inspirasyon, makakapulot po kayo ng istorya dito po sa akin programa. Iba ho itong pinag-uusapan natin dito. Real talk ho tayo, diretsong kwentuhan. Hindi natin kailangan ng paninira o manira. Hindi natin kailangan purihin kung hindi naman dapat kapuri-puri. Ang atin po dito, pag-usapan natin diretso kung ano ang topic at ano ang katotohanan. Hindi ho natin kailangan na para sumikat, ha? Para sumikat, dumami ang viewers, dumami ang subscribers. Hindi natin kailangan yan. Ha? Maganda, sana, dahil may kikita ka. Pero anhin mo yung kita mo. Kung pinagbubula mo lamang ang mga tao, ha? Yun ho ang aking nakikita. Dahil kung ako ay tunay ho na mamahayag, ayaw ko po ng fake news. Okay, sabi ni Sir Jovin Loria Mahilio, nariyak po, number one din po pagdating sa community service. Okay? Salamat po ha, talagang NGO, non-government organization, tumutulong po sila. Mabuhay po ang nariyak at ang lahat po ng non-government organization sa buong kapuluan ng bansang Pilipinas. Mabuhay po kayo at salamat ng marami sa inyo. Dahil alam ho ninyo, itong mga grupo na ito, wala pong mga sweldo ito. Tumutulong sila galing sa bulsa nila. Kaya kung ang mga ito naging politiko, hindi tayo mahirapan lumapit. Bakit? Sanay po silang tumulong po na galing sa bulsa nila. Pero ang mga politiko, pasintabi po doon sa mga nagagalit, baka ikaw, magalit ka, huwag ka magalit. Ha? Ang mga politiko, hindi sanay bumunot sa bulsa, kundi sanay bumunot doon galing sa kaban ng bayan. Yung pera doon sila bubunot, hindi sa bulsa nila. Pero ito pong mga volunteers, multipliers, non-government organization, mga grupo at miyembro, opisyal, lahat ho yan. Ang kanilang pagtulong ho sa tao ay galing sa bulsa nila. Minsan ho, kung kinakailangan nga ho, para sa pamilya nila, hatiin pa nila para makatulong sa kanilang kapwa. Kaya mabuhay kayo, isa rin ho kayong buhay na mga bayani para sa akin. Ang dami hong buhay na bayani. Ho? Mga teachers, mga guro, buhay na bayani para sa akin. Ho, marami ho yan eh. O hindi lamang ho sila. Kaya ako po yung sumasaludo po sa inyo. Ha? Sabi ho ni Ma'am Lucia Cuaton Landagan, salamat po sa ating lahat sa support kay Amahan Digong Duterte. Proud Bisaya ako. God bless us all. Proud din kami. Ha? Salamat po, Ma'am Sumyang. Sabi niya, tama ka, Busing. Salamat po, Ma'am Lucia Cuaton Landagan. Shoutout din po sa lahat po ng staff ko sa HealthMed Specialist po. Nanonood din po lahat ng staff sa HealthMed po. Mabuhay po ang Hulika News Online, radyo na, dyaryo pa. O yung HealthMed Specialist ho, matatagpuan po yan sa 3C Martiri City, Cavite. Napakagandang kliniko yan. Para na rin hong hospital. O, pag pumunta kayo ron, kompleto ho, wala na kayong hanapin pa. Hindi na po ninyo hanapin na, o kailangan ko magpa-check up dito ng ganito. Wala na ho. Magaling ang mga doktor. Pati ho yung nagmamanage ho. At pag ikay siniswerte, may pa-discount pa yan. At may libreng tubig. At merienda pa. Yan po ang HealthMed Specialist ni Sir Jovin Loria Mahilio ng 3C Martiris City, Cavite. Hanapin lamang ho ninyo si Sir Jovin at bumulong kayo kung kayo magpa-check up doon. Sir, kulang aking pera. Yung 1,000 po maging 2,000 na. Hindi po may discount po yun. Bulungan po ninyo, bulungan. Salamat po, maraming natulungan nito Sir Jovin Loria Mahilio. At sa lahat po ng mga grupo ni Sir Jovin, salamat, mabuhay kayo, ha? Okay, salamat ng marami. Alas 11 na pala. Time check natin. Ako, nakalimutan ko na yung oras. Sa napakaganda nating tinatalakay araw-araw ho. Minsan yung oras ho, baliwala na ho sa akin. Minsan ho,
na lumalagpas ako dahil nga po sa napakaganda ng mga pinag-uusapan natin. Ako kasi po, dinanas ko kasi itong lahat ng mga sinasabi ko, almost 80% sa mga sinasabi ko, experience ko yan personal. Yung pong naglalakad habang ako'y nag-aaral, no, ako'y elementarya, hindi kasi ako dumaan ng kinder kung hindi ako nagkamali. Ha? Nursery ba yun? Tama ba? Nursery kami, no? O hindi yata eh. Grade 1 agad ako. Nung kami mag-aaral, walang bag. Ha? Walang bag. Nakabalot lamang ho yan sa plastic. Ha? Walang bag. Yung bauna namin, sa dahon ng saging lamang, sa probinsya. Ang chinilas namin, hindi namin sinusuot. Dahil madulas. Ha? Ang chinilas namin, hawak-hawak namin. O nagtapos ako ng pag-aaral ng elementarya sa simpleng pamamaraan. Hindi po ako sumasakay. Ha? Naglalakad lamang ho kami. Ha? Pag kumain ako, nakatago ako sa isang tabi. Kasi ang aming kanin doon, dalawang klase ho sa Cebu. Isang kaning palay at isang kaning mais. Kapag ang kanin mo'y mais, pakiramdam namin noon nung panahon ay sobrang hirap na ng tao. Dahil ako'y mahirap, mais po ang aking kanin. Ngayon po, ang nangyari po, ako'y kakain sa isang tabi. Ang ulam ko po, walang iba pa ulit-ulit araw-araw. Kung hindi o itlog, tuyo. Ganun na ganun lamang. Kaya lamang ho nagkaroon ng sustansya dahil nagbabaon ako ng kamatis. Iyan ho ang aking ano. Kaya nga, tuwing mag-exam mo kami, sabi ng teacher ko, napakatukatig mong bata ka. Walang hiya ka. Tignan mo tuloy ang score mo, laging balot. Balot sa pula o balot sa puti. Laging zero. Kaya maraming salamat po sa mga guro ko na ako po'y nagsakripisyo sila para tulungan ako makapagtapos ng aking pag-aaral. Salamat ng marami sa inyo. Isa kayong mga buhay na bayani para sa akin. Ito, sabi yun ni Sir Jovin Luria Mahilio, salamat po Boss Jojo sa pagbati mo. God bless po, araw-araw po, discount Boss Jojo. Nakita ko ninyo, di ba? Pumunta lamang ho kayo, kung kayo mga taga Cavite, halimbawa, dyan kayo sa Gentry, kayo yung taga Indang, taga Mindes, taga ano ba, Amadio, taga Dasma, taga Naik, taga Tansa, ano pa ba mga lugar dyan, Ternate, pumunta kayo doon sa Tracy Martiris, pumunta kayo doon, hanapin lamang ho ninyo, ipagtanong ninyo, kilalang kilala ho ito eh, ipagtanong lamang ho ninyo kung nasaan ho yung health med specialist. Pagpasok na pagpasok doon, kung ang DSWD na mga empleyado ay may mga bastos doon, walang bastos, bawal ang bastos doon. Mismo si Sir Jovin ang makakarap ninyo. At libre opo, libre din ang tubig. Salamat na marami, isang magandang umaga sa ating lahat. Sa Monday ho, magkita-kita tayo, or sa Sunday ho, Linggo ng umaga, alas 8 ng umaga. Sabi ho nila, ang aga naman ng programa mo sa Linggo. Ganun ho talaga, wala tayong magawa ho eh. Mas maganda na may umaga kaysa hating gabi. Ha? Pag hating gabi, ang manood sa akin, makikinig sa akin, mga OFW, mga nasa ibang bansa. Diba, salamat ng marami sa inyo, mabuhay kayo, at pagpalainawa tayo ng ating dakilang Panginoong Jesucristo, ang nag-iisa, tunay na Diyos. Daghang salamat sa inyong tanan. Diyos mabalos, mga Bicolanos. Maraming salamat, Pilipinas. Thank you, world. Salamat po sa ating mga bayani. Diyos mabalos at mabuhay ang masang Pilipino. Daghang salamat sa inyong tanan. God is good all the time. To God be the highest glory. God bless. Mag-ingat po tayo. Lagi niyong tandaan, ang kahirapan, nasa isip lamang yan. Ang isipin natin na bawat kahirapan ay mayroong tagumpay. Wala pa mang tagumpay sa iyong buhay, isipin mo lamang, naabot mo na ang iyong tagumpay. Salamat! Why?